Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Hello po! Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mahalaga. Ito po ay tungkol sa atake sa utak. Yan po yung tinatawag nating stroke. Kung may atake sa puso, may atake rin sa utak. Ang tawag din po dyan ay cerebrovascular accident. Cerebrovascular, mga ugat, daluyan ng dugo, accident, aba na aksidente. So, yan ang ating pag-uusapan. So, tatalakayin natin, ano kaya yung mga posibleng signs and symptoms na inaatake na pala sa puso o inaatake sa utak pala ang isang pasyente. Pero bago yan, meron muna akong gustong i-share sa inyo. Sa mga nakanood nung aking topic na egg, health benefits and risks, maraming salamat po, no? At lampas na sa 750,000 views. At ito po ay halos mag-iisang buwan pa lang. So natuwa po ako sa inyong panonood, no? Pero katulad ng sinasabi ko palagi, binabasa ko po yung mga comments. At nagulat ako. Minsan nakakasama rin ang loob kasi ang pinag-uusapan mo yung sustansya ng itlog. Pero ang dami doon ng mga comment tulad ng, "Doc, mali ka. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi nauna ang ano, ang manok." Sabi ko naman doon, 'di ba, na joke lang 'yon, na ang biro ko nga sino ba nauna, si Adan o si Eva? Nauna si Adan. Sino ba may dalang itlog? Aba, pinatulan naman ng iba. Well, anyway, sige, kung ano man nauna, kayo na pong bahala. Mauna man yung manok, mauna man yung itlog, okay lang sa akin. Basta pareho yan, kinakain ko. Okay? Pero, may isa naman na sumunod na mga comment doon, "Doc, paano naman ako maniniwala sa'yo?" Ito, medyo nasaktan ako ng konti. "Paano naman ako maniniwala sa'yo kung yung mismong isang tray ng itlog, hindi mo alam kung ilan ang laman?" Aba, dinuktungan pa. 30 ang isang tray. Ang bobo mo, paano ako maniniwala sa'yo? Ganun pa ang banat, no? Anyway, na-block ko na yon. So, tapos na yon. Pero, para sa mga hindi nakakalam, bigyan nyo na ako ng isang minuto lang. Isang minuto lang, isang minuto. Gusto ko magkaroon ng heart-to-heart talk with the bashers. Yung mga nagsasabi po, no, na 30 ang isang tray ng itlog, panoodin nyo po ito. Salt and rice per tray. 10 pieces yan. Okay? 10 pieces. So, meron namang salt and rice per tray per pieces. Okay? Sold and price per tray 30 pieces. Okay. So, sabi na ang isang tray daw ng egg ay 30 lang. Malinko. Ayan, meron pa ng 20 pieces pag-quail egg. Okay. Isang tray din ang tawag dyan Okay? Yeah. Yan ha? Napanood niyo po ha. Ako mismo, pumunta ako dun sa supermarket. Ganyan talaga pag social . Pag social kasi may tray po ng 10, meron pong 12, may 30. Actually, meron nga pong 6 saka 4. Nagkataon lang wala dun sa pinuntahan ko. Ang quail egg nga, ang laman, 24. Okay? So, yan ha. Sana malinaw na po yan. So, ako naman tinatanggap ko naman yung mga sinasabi nyo kung mali ako. Pero yung mga iba naman kasi yung gagaling . So, ayan ha. Meron na akong evidence. Okay? So, thank you sa mga nanonood, no? Actually, minsan natatanda ko nga yung mga pangalan ng mga basher . Huwag naman sana dumating yung pagkakataon na magkasakit kayo. At nagkataon naman, ako lang yung doktor. Nako, huwag naman sana. Dahil pag nangyari yun, aasikasuhin ko kayo ng todo. Siyempre, makasagutin ko pa nga yung mga pagkain nyo, gamot nyo . Para pakita ko sa inyo na
kahit ganyan ka, may nagmamahal sa iyo. Okay? Okay, tandaan niyo po 'yan, ha. Okay, so let's go to our lecture for tonight. For tonight, ha? Kasi ngayon gabi, ha? Alas 8 ng gabi, di ba? So, ang ating pag-uusapan po ay tungkol sa stroke. So, ito po. Explain ko muna sa inyo kung ano ba yung stroke. Basta pag sinabing stroke, nagkaroon ng interruption, naudlot, naputol, humina, tumigil ang daloy ng dugo sa inyong utak. So, yan po ang ibig sabihin ng stroke. Maaaring panandalian lang, naka-recover agad. Maari naman na tumagal-tagal na nagkaroon na ng brain damage. So, ang pinakamahalaga, yung 4 to 5 minutes mula na stroke ka. Bakit? Dapat nadala agad sa ospital sana, nabigyan ka agad ng oxygen, nabigyan ng gamot, na either pampatigil ng pagdurugo o kaya panunaw ng blood clot o dugong namuo para mabalik sa ayos o makarecover ang inyong brain. So, when we talk about stroke, ang definition niya, maski sa inyo tingnan, when the blood supply in the brain is interrupted or reduced, preventing brain tissue from getting oxygen and nutrients. Okay, ngayon, good news. Dahil sa ngayon naman, kung maagap naman ng mga tao at sa dami na ng gamot ngayon na nabibili, na makakatulong din, no? Number one, sa mga may alta presyon, yung mga matataas ng kolesterol, mga matataas ng blood sugar, pag naagapan natin itong mga problema to, eh, mas mababa ang tsansa na magkaroon ng stroke sa ngayon. So, advancement in medicine na tinatawag yan. Pero syempre, kailangan talaga ng tamang gamot at pagbabago sa lifestyle, yung mga kinakain nyo at mga ginagawa nyo sa pang-araw-araw. So, ano yung mga dapat nyong bantayan? So, ito, mahalaga po ito. Ano po ang mga signs and symptoms na ang isang tao ay maaring na-stroke na? Unang-una dyan, napansin mo na parang nagbago yung pananalita niya. Nauutal, nabubulol, at hindi niya maintindihan yung sinasabi na ibang tao at hindi niya rin naintindihan yung mga sinasabi niya. So, yan po ay parang confused, parang wala sa sarili. Then, pangalawa, nagkakaroon ng paralysis o numbness ng muka, ng braso, o ng leg. Kadalasan isang side lang, mapakaliwa o kanan. So, pag ito naramdaman nyo, wag naman tayo baliwala to. Sumangguni ka agad. Pumunta na ka agad sa pinakamalapit na center o kaya hospital. Then, pangatlo, nakakaproblema sila sa paningin. Either isang mata lang o dalawa. Maaring lumabong paningin o biglang nagdilim ang paningin nila. O kaya nagdodoble ang paningin. Yan ay mga posibleng senyales na na-stroke na pala ang isang tao. Nagkaroon ng matinding masakit na ulo na sobrang bilis na ura-urada biglang sumakit. Kasi usually naman tayo, pag masakit ulo, nag-umpisa mo na yan na konti lang, mild lang. Pero ito, ura-urada na matinding masakit ang ulo na may kasamang naduduwal, nahihilo at maaaring nagbago yung kanyang consciousness at ito ay isang pinakadapat yung bigyan ng pansin. Dahil yung iba dyan, baka masakit ulo, iinom lang yan ng mga gamot sa sakit ng ulo. Then panglima, napansin ko maglalakad siya parang nagsusway o wala sa balance. Parang tumatagilid o kumakanan ang lakad niya na hindi niya alam. Maaring hindi alam mismo nung taong na-stroke. So ang tanong palagi, pag ganito po naramdaman, ano dapat gawin? Syempre, be fast. Dapat be fast. Ano yung ibig sabihin ng be fast? Pag nawalan ka ng balanse, lumabo ang paningin mo, yung mata mo medyo ngumuwi, nangangapal, yung braso mo biglang nang hina o parang nalalaglag o walang lakas, nagbago yung iyong pagsasalita, kailangan natin ng time. Mabilisan. Either kung nandun sa ibang bansa, 911. Dito sa Pilipinas, tawag ka agad, patawag sa ambulance, pa-pick up ka agad sa bahay o umalis ka agad kayo, pumunta ka agad kayo sa pinakamalapit na ospital. Kasi po, kada minuto ay mahalaga. Sa stroke patient, kadalasan yung nagkakaroon ng mga permanenteng problema ay kadalasan yung nadala sa ospital na medyo inabot ng mga, kumbaga sa Tagalog, sabi nyo siyam-siyam. Ibig sabihin, nagtagal. Mahalaga po madala agad sa ospital. Ngayon, palagi ko sinasabi na ang pasyente, sabi nila, ako mild stroke lang, ako severe. Pag ang basehan kasi natin, kung ano yung nararamdaman ng pasyente, ano nangyaring pinsala after ma-stroke. Totoong may mild. Minsan nga, wala kayong naramdaman na-stroke ka na pala. May pasyente ako, ang nangyari lang sa kanya, lumabo paningin niya. Wala nang iba.
Yung iba naman, tumabingi yung mukha. Wala nang iba. Okay yung kanyang kamay, okay ang kanyang paa, walang problema sa paglalakad niya. So, iba-iba. So, depende yan sa ugat na naapektuhan at depende rin kung kano katagal bago nabigay kaagad yung lunas. Okay. Ngayon, anong dahilan bakit na-stroke ang isang tao? O nasabi ko na, naudlo, tumigil, nagbara yung daluyan ng dugo. So, anong mga dahilan? So, ito po, papaliwanag ko po yung mga dahilan. Meron pong tatlong klase ng stroke. Sa katunayan, dalawa yung pinakakilala dyan. Yung number one, tinatawag na ischemic stroke. Yung pangalawa, tinatawag natin na hemorrhagic. So, yan yung dalawa, ischemic tsaka hemorrhagic. Yung pangatlo, ito yung tinatawag na mini stroke. Mini, bakit? Parang stroke pero hindi naman. Pero yung naramdaman niya ay halos, masasabi mo, halos pareho din. Pero transient yung salita. Pag sinabing transient, panandalian lang. So, ischemic stroke tsaka hemorrhagic, yan ang bigyan natin ng mas malalim na paliwanag. Yung dalawang sinabi ko, yung ischemic stroke tsaka hemorrhagic stroke, doon pa lang sa salita. Pag sinabi mong ischemic, ibig sabihin may nagbara. Ano yung nagbara na yan? Ang nagbara na yan ang tawag thrombus. So, yung thrombus na yan, pwedeng blood clot, pwede namang cholesterol plaque. So, dalawang klase. Nagbara yung ugat dahil sa dugong namuo o kaya dahil sa mga cholesterol na naipon at nagbara. Yan yung dalawa. So, pag parehong nangyari yan sa ugat ninyo, magkakaroon ka ng tinatawag na anoxia o walang oxygen. Kasi pag sinabi mong hypoxia, mababa yung oxygen. Pag sinabi mong anoxia, wala ng oxygen. Ibig sabihin, hindi na nakadalo yung inyong dugo dun sa parte ng utak nyo. At depende nga kung anong ugat na yon, kung anong function nun sa ating katawan, yun ang mararamdaman yung pinsala. Kadalasan kung kanang bahagi ng ulo nyo ang napektuhan, ang panghihina nyo ay nasa kaliwa. At baliktad naman, kung kaliwang bahagi naman ng inyong utak ang napektuhan, ang pinsala nasa kanan. So pa-X po yan. Okay. Ngayon, kung mapapansin nyo, dun sa kabila naman, makikita nyo hemorrhagic stroke. Pag sinabing hemorrhagic stroke, may pumutok na ugat. So, yung salitang hemorrhagic, ibig sabihin, pag ang ugat nyo pumutok, edi ibig sabihin may dumudugo, di ba? Doon nang galing yung salitang hemorrhagic sa salitang hemorrhage. Ang ibig sabihin ng hemorrhage, bleeding. So, yan dalawang yan ay mahalaga. Ngayon, bakit ako nag-focus dito sa pagpaliwanag netong dalawang to? Kasi kung mapapansin nyo po, di ba, yung isa, nagbara. Yung isa naman, pumutok yung ugat. Mamaya papaliwanag ko kung ano yung mga posibleng dahilan para pumutok ang ugat. Pero, yung dalawang yan, magkaiba po ang dahilan, bagamat pareho ang tawag natin, stroke. Kasi once na tumigil, naudlot, naputol ang dali ng dugo sa inyong utak, ang tawag niya stroke. Pero bakit ko in-emphasize itong dalawang to? Kasi magkaiba ang gamutan. Pero paano naman natin malalaman kung ano dyan sa dalawa na uring stroke ang naranasan nyo o naranasan ng mahal nyo sa buhay sa pamamagitan po ng mga MRI or CT scan? Doon kasi makikita mo kung may nagbara o makikita mo kung may pumutok. Ngayon, balikan natin. Kasi kung ang problema pala nung isa ay may kinalaman sa pumutok ang ugat, may pagdurugo, ay baka hindi ka pwede bigyan ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo na pwedeng magkaroon kalado ng bleeding. Yung isa naman, dahil naman pala sa kolesterol yon, so more on gamot sa kolesterol. O may thrombus, may pamumunan dugo, baka bibigyan ng pampalabnaw o pampalusaw ng dugong namuo. Di ho ba? So may katuwiran po ba? Naintindihan niyo po ako? Eh pumalakpak naman kung naintindihan ako. O yan. Okay. Buti na lang ha, na meron akong tagapalakpak dito kasi baka mamaya eh walang nanonood. Naku, napahiya pa ako, no? So ngayon, balikan natin yung ikatlong stroke. Diba? Nabanggit ko po na there are three kinds of stroke. Ischemic, may tinatawag na hemorrhagic, at may transient. Yung transient, panandalian lang. So, hihimayin natin yung tatlo ulit. So, there are three kinds of stroke. Number one, ischemic. 87% ng mga kaso na nagkaroon ng stroke ay may kinalaman sa ischemic. So, ibig sabihin, mas malaki ang tsansa na pag ang isang tao na stroke ay may kinalaman sa pagbabara ng ugat. Pwedeng dahil sa kolesterol na namuo, naging plaki, at pwede naman dahil sa dugong namuo na nagbara. So, nakalagay, 87%. So, yung blood clot,
eh naiwasan niya ngayon yung pagpasok lalo ng dugo o kaya yung oxygen na pumunta sa inyong brain, di ho ba? So yun yung ischemic. Ngayon, ang ischemic stroke ay kilala din sa salitang brain ischemia o kaya cerebral ischemia. Kasi pag sinabing ischemia, kinakapos ng daloy ng dugo. So madalas nyo marinig sa puso, di ba? May ischemic heart disease. May kinalaman din sa daloy ng dugo sa puso yon. So ischemic stroke is caused by a blockage in the artery that supply blood to the brain. So nandiyan na yung paliwanag. The blockage reduces the blood flow and oxygen to the brain, leading to damage or death of brain cell. So nagiging permanent yan pag matagal na. Hindi mo kaagad nabigyan ng solusyon na mapaganda ang daloy ng dugo, magiging permanente na po yan. So yan po yung ischemic stroke. Masamang balita, karamihan po ng mga COVID-19 infection na nagkaroon din ng komplikasyon, isa rito ay stroke, ay may kinalaman din sa ischemic stroke. Dahil nalaman ng COVID-19 infection ay pwede po magpalapot ng dugo. Yan. So ischemic stroke ang tawag dyan kung may kinalaman sa COVID infection. Okay. Ngayon, yung hemorrhagic stroke naman na pag-usapan natin, sinabi ko kanina may kinalaman sa blood vessel na nag-rupture o pumutok. So kadalasan, ang dahilan ng pagputok naman ng ugat may kinalaman sa aneurysm. Pag sinabing aneurysm o AVM, ang ibig sabihin yan, arteriovenous malformation, may problema po mismo dun sa ugat. Yung ugat ay maaring mahina at dahil sa kahinaan nito, tumaas ang presyon, hindi makayanan kaya pumutok ang ugat. Nangyayari din yan minsan sa aorta na tinatawag o pinakamalaking ugat natin na malapit sa puso. So tandaan niyo po ha, ang number one cause ng pagkaroon ng hemorrhagic stroke ay dahil sa aneurysm na pumutok. Ngayon, marami pang factor ang nagko-cause ng hemorrhagic stroke. At ito po yon. Number one, uncontrolled blood pressure. Kung ang blood pressure niyo napakataas at kayo po'y may edad na, sa anumang dahilan, parte na nagkakaedad, ang inyong ugat ay naging mas mahina. Yung pagtaas ng presyon ay hindi makayanan, para ka naghipan ng lobo. At sa sobrang taas ng pressure ng lobo, pumutok po yung lobo. Yan po yung pwedeng mangyari, hemorrhagic stroke. Ang aneurysm, ang ibig sabihin yan, may weak spot sa blood vessel. May mga pinanganak na merong ganyang problema. At meron namang iba, dahil sa matagal na mataas ang blood pressure, nagkaroon ng aneurysm. Bawal din magbuhat ng mabigat, by the way, kung meron kayong aneurysm. Number 3, trauma. Ano yung trauma? Na-aksidente, natamaan yung ulo, car accident, vehicular accident, o kaya nadulas ka, tumama ulo, pwede ka magkaroon ng bleeding sa utak. Yan po yung trauma na tinatawag. Cerebral amyloid angiopathy. Ang ibig sabihin nito, may mga nag-deposit ng mga protina sa inyong ugat na pwede rin mag-cause ng hemorrhagic stroke. Ischemic stroke. Pwede rin mangyari na magkaroon ng hemorrhagic stroke. Tsaka yung sinasabi kong arteriovenous malformation. Mga problema sa ugat na may kinalaman sa maaaring genetics o congenital. Okay. So, ano naman yung transient ischemic attack? Ang dami, Doc, no? Basta yung dalawa na pinaliwanag ko, importante, dahil yun naman yung pinaka-common. Itong transient ischemic attack, minsan tinatawag na mini-stroke. So ito naman panandalian lang. Panandalian na tumigil yung daloy ng dugo ng papuntang utak nyo. So wala tong binibigay na permanent na damage o pinsala. So temporary lang. So once na naibalik mo agad yung blood flow, minsan walang gamot, nag-o-okay naman. So back to normal. Pero may mga sabi-sabi, mga pag-aaral, na pag kayo po'y madalas magkaroon ng transient ischemic attack, pwede pong senyales yan na pwede kayo magkaroon ng either ischemic o kaya hemorrhagic stroke. So mag-ingat po kayo. Okay? So very important po itong lecture natin, ha? Okay. Natutuyan ako ng lalamunan, nakakadaldal. Ngayon, ano yung mga risk factor? Very important pag-usapan to. Pag sinabing risk factors, ano yung mga bagay na pwede magdulot sa iyo ng stroke? Number one, overweight. Well, alam naman ng lahat yan. Pag overweight ka, syempre, ang chances, tataas din ang BP mo, di ba? Pag overweight ka, nahirapan ang puso mo, di ba? So, kailangan magbawas ng timbang.
physical inactivity, yung kulang sa exercise, yung tamad, ayan, eh, kailangan lang naman ng konting exercise eh. Then drinking alcohol, bawal yan, sigarilyo, tsaka paggamit ng mga illegal drugs, no? So yung mga yan ay mga tinatawag natin na modifiable risk factors. Yung mga risk factors na pwede namang ayusin kung aayusin ng tao. Ngayon, meron din ang tinatawag na medical risk factors. Ito naman yung mga sakit na pwede naman humantong sa stroke. So I'm sure marami sa inyo na maaaring may isa o dalawa dyan sa mga nakikita nyo, no? High blood pressure, high cholesterol, diabetes, obstructive sleep apnea. Yung mga natutulog na panandalian, tumitigil ang kanilang paghinga. Then cardiovascular disease, mga problema sa inyong puso o sakit sa puso. Family history of stroke, nasa lahi din. At yung COVID-19 infection na akin nabanggit kanina. Other risk factors, age. Siyempre, mas may edad, mas may dagdag na panganib. Race o lahi, mga African-American. Dito sa Asia, ang mga Pilipino, mataas ang stroke because of the food na kinakain. Mahilig sa maalat, di ba? Mainit ang panahon, tapos kulang sa tubig, mga ganyan. Number 3, yung sex or gender, kadalasan lalaki. Mas lamang ang lalaki ang magkaroon ng stroke kaysa sa babae. Pero sa mga statistics, ang babae pag nagkaroon ng stroke, mas medyo malubha compare mo sa mga lalaki. Then number 4, hormones. Ano po ito? Yung mga umiinom ng mga birth control pills. Yung mga nag-hormonal replacement therapy. So yung estrogen, nagdadagdag ng risk na magkaroon po kayo ng mas malapot na dugo. So pwede kayo magkaroon ng hemorrhage, tinatawag na ischemic stroke. So ano naman yung mga complications? Ito po, paralysis, maaaring partial, maaaring complete, totally, bedridden. Loss of muscle movement, hindi na makakilos, walang kalakas-lakas. May mga pasyente ako na ang pinsala sa kanila, hirap na silang lumulon. So, naka-NGT, nakatubo. Memory loss, thinking difficulties, hindi makapag-concentrate, nakalimutan na yung pangalan ng kanyang mga anak. Minsan, saan siya nakatira, nakalimutan niya. Emotional problems, nandiyan na po yung matinding depression, nandiyan na yung malungkot. Pain and numbness na nagiging continuous, na parang nandiyan na for life. Then change in behavior, yung iba nagiging mainitin ng ulo, yung iba naman ina-isolate ang sarili nila at medyo nahirapan na silang alagaan yung sarili nila, maski magsuot ng damit o yung mga basic na gawain. So yun yung mga complication na dapat nating bantayan, no? So how do you prevent ang stroke? Paano maiwasan? Siyempre adapt mo yung healthy lifestyle. Sa lahat naman ng sakit, kailangan na gawin natin yung tamang lifestyle. Yung mga kinakain, mahalaga yan, syempre. Yung exercise, bawas ang stress. Sundin niyo yung doktor niya pagdating doon sa mga recommendation niya na mabawasan ang inyong risk factor. So, yung mga nabanggit ko mga sakit, maaaring binibigyan kayo ng gamot, wag na wag niyong ititigil basta-basta. Dahil marami pong mga pasyente, lalo niyo mga may high blood, may diabetes at mataas ang cholesterol, once na bigla nilang tinigil yung gamot nila doon sa mga maintenance nila, sa loob lang na mga isa, dalawang linggo, minsan nadidisgrasya. So, palagi ko sinasabi, doktor nyo lang ang pwede magsabi kung babawasan, doktor nyo lang ang pwede magsabi na papalitan, doktor nyo lang ang pwede magsabi na itigil yung gamot ninyo. Okay? So, itong recommendation ko for a healthy lifestyle. Number one, make sure to control your blood pressure. So, pag-control niyan, kasama na yung mga stress management, syempre, di ba? Proper diet, low salt and fat, palagi ko sinasabi. Tigilan na ang sigarilyo. Make sure kung diabetic kayo, ma-manage nyo maigi ang inyong blood sugar. Hindi lang po ng gamot, kundi dieta, exercise, mahalaga po yan. Maintain nyo po na healthy ang inyong timbang. Kumain na mas maraming prutas at gulay, pero syempre pag diabetic, may mga prutas naman na lilimitahan. At make sure to exercise regularly. Sumunod, avoid na ang pag-inom ng alcohol. Kung dati kang tomador, maririnig nyo madalas sabihin, oh, moderation lang. Pero pag na-stroke ka na, eh, tigilan nyo na yan. Kung may obstructive apnea kayo, na binanggit ko kanina, yung natutulog, biglang tumitigil paghinga, suggestion ko magpatingin po kayo dahil sa ngayon po may mga device na pwede nyong gamitin. O kaya kung ang obstruction ay nanggagaling sa mga namamagang tonsil o kung anuman, baka kailangan ng surgical procedure. Avoid illegal drugs. Learn to relax.
Inhale. Exhale. Then control your temper. Kasi karamihan mainit ang ulo. Umiinom nga ng gamot, kumakain ng tama, konting bagay, sigaw dito, mura doon, inatake rin sa puso. So, kayo po ang dapat mag-iingat, ha? Hindi po yung doktor, tagapaalala lang kami. So, just to refresh, ito po yung mga steps to prevent stroke. Siyempre, know your blood pressure. Eh kung wala ka ng gamot na maintenance kasi hindi ka nagpapacheck, alamin mo muna kung ano yung blood pressure mo. Yung iba sa inyo, hindi naman nagpacheck, paano malalaman? Eh may asymptomatic hypertensive, so mataas BP, hindi nyo alam. Number 2, kumain ng tama. Sa lahat naman ng sakit, palagi natin narinig yan. Maintain a healthy weight, quit smoking, stay active, and avoid drinking alcohol. Yan yung pinaka-basic. Ngayon, pagdating sa preventive medication, para hindi ka magka-stroke, eh alam mo na may high blood ka, alam mo na mataas kolesterol mo, alam mo na diabetic ka, sinabihan ka ng doktor, oh, may nakita ako dito sa ECG mo, hindi maganda yung tibok ng puso mo. Oh, ganito, ganito, ha? Oh, ito, mga preventive medication. Bibigyan kayo nito. Number 1, yung mga antiplatelet drugs. Number 2, anticoagulant drugs. So, ano ba yung mga antiplatelet, anticoagulant? Di ba, pag dengue, nagbi-bleeding, di ba? Mababa platelet. So, binibigyan ka ng platelet. Ito, baliktad. Anti, eh, contra-platelet. So kasi ang lapot ng dugo eh, so bibigyan ka ngayon ng mga antiplatelet para hindi masyado malapot. Usually ang binibigay aspirin, yan common yan, aspirin, dipyridamol, clopidogrel, saka itong silostasol, yan talagang binibigay yan sa mga pasyenteng na stroke, silostasol, yan yung trombosol, yan marami yan, maraming klase yan in the market. Yung anticoagulan naman, mga heparin, warfarin at iba pa. So yung mga nakikita nyo po, yan yung mga gamot na kadalasan binibigay to avoid stroke. Hindi ko i-discuss ang mga gamot na ito kasi lagi ko sinasabi, bago kayo bigyan ng gamot, kailangan nakita kayo ng doktor na suri kayo. Kaya pag may nagtatanong sa akin, Doc, na-stroke ako nung gamot, eh hindi ko masabi, eh nung stroke ka ba? Ischemic ka ba? Hemorrhagic ka ba? So kailangan alam natin kasi ang gamot depende doon sa klase ng stroke. Okay? So, sana nakatulong po ako na may paliwanag sa inyo tungkol dito. At kung nagustuhan nyo po yung paliwanag ko, syempre, mag-thumbs up naman kayo, mag-subscribe, at huwag nyo kalimutan na i-click ang notification bell. So, lahat po ng paliwanag, ginagawa natin na very simple, na maintindihan naman ng lahat. At sana sundin nyo, at i-share nyo po yung mga sineshare ko sa inyo mga kaalaman. Gabay sa kalusugan lang po ako. Pero siyempre, eh kung may pera nga kayo magpa-doktor, hindi naman kayo sumusunod sa mga dapat nyong gawin, useless din po, di ba? So maraming salamat po at huwag nyo pong kalimutan. Ha? Ano ba? Ano yung magkakalimutan? Eh, nasa 800,000 plus din ating subscribers. Baka naman mapaabot natin ng 1M. Parang magkaroon ako ng ginito. Alam niyo na yan, golden button. Yan ang target ko para sa birthday ko. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!